Hello po, welcome po sa aking vlog, Bitlog Eras. Ikaw na pa, ano sasabihin mo? Ano? Shout out po kay Leo Marcos. Kay Francis Leo Marcos pala. Natutuwa kami sa yung kami mag-asawa sa ginagawa mo. Dahil maging yung pagtulong mo, walang sin mong basta makapantay nun sa laki ng naitutulong mo sa mapwera na lang kung mga mahihirap na kababayan natin. Kami ay natuwang mag-asawa. Dahil maging kami man ay matagal na rin na tumutulong ilang taon na. Bagamat pakunti-kunti lang kada sahod, tumutulong kami, hindi na kami titigil nito. Hanggang sa matapos ang buhay namin siguro, yun na ang karata namin mag-asawa, tumulong ng tumulong. Binabawas namin sa sahod namin. So, nung nakita namin yung ginagawa mo, Mr. Francis Leo Marcos, kami natuwa. Maraming na-challenge, maraming na-challenge, maraming sumagot sa challenge mo, maraming tumulong. Mm-hmm. Yung mga dating hindi gumagalaw. Ngayon gumalaw na, sako, mm-hmm, track-track pa, sako-sako pang mabigas ang pinamigay nila, mm-hmm, dahil sa challenge mo sa kanila. Mm-hmm. Di napakabuti ng ginawa mo. Bagamat maraming bumabatikos na sa iyo ngayon, maraming nang nagpapakalkan ng mga tungkol sa iyong buhay, tungkol sa iyong ano tayo, personal life, ano tawag no? Oo nga. Tungkol sa iyong background, pinakakalkal na nila yung mga gusto nang kumalaban sa iyo dahil nasapawan mo na sila o dahil sumikat ka na ng husto. Yun. Dapat gayahin to ng mga senador eh. Yung mga nangungunungkunan eh. Ano kung bakit? Pag tumulong ka, dapat yun ay mas maganda binibidyo mo para makita ng mga voters, yung mga bumuboto na ito dapat iboto. Oh, kaya po yan, panoorin niyo po yung video ni Francis Leo Marcos kasi sabi naman niya, pwedeng ipakalat eh, ikalat daw eh. Kaya yan, ito na po yung video niya. Panoorin niyo po. Oh, sige po, start niyo na pong panoorin. Ayan po. May nasunugan po tayo dyan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Please, pakikalat muna po ito bago tayo magsimula ng topic. Pakikalat po natin itong video na to para mapanood po ng ating mga kababayan Pilipino. Napaka iniisip ni po nila, ako po ay sumuko na. Hindi po! Katulad nga po ng sinabi ko, I'm gonna spend whatever resources I've got to help our fellow countrymen. To help them. To ease their misery and suffering. So, dito po, bubuksan ko po yung mga topic, ano, pakikalat po, mga kababayan, kasi ngayon na lang po, ito po yung huling pagsasalita ko na sasagutin ko lahat ng mga patikos at akusasyon sa akin. Okay? Ako po ay tahimik lang at ayoko sanang magsalita, pero this time, magsasalita na po ako. Ayan, mukhang magandang topic yan. Unahin po natin tong ano, yung kumakalat yung picture ko na may hawak-hawak po akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng Peking gold bar. Una, higit po sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko po pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon, may patunay po, kasi po ako pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ako mahilig magbangko, ibinibili ko po ng gold bar, ng gold sa arangge, pa isang kalakalahating kilo, pa isa-isang kilo, 1/4 kilo, at marami pong magpapatunay niyan kahit pumunta po kayo ng arangge. Tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Bilibiran, no? kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginto ron, ay kung mga 20 kilo ho, ako ho'y bumili na. dahil gusto kong mag-invest sa ginto. So, you know, ay tinutunaw at ginagawa kong, pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinibenta ko rin po dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Ayun! Ganun po yun. Kahit i-verify nyo po sa arangke, lahat ng mga nagtutunaw ng ginto ron, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit very specific, isa sa pinakamalaking taga-benta ng ginto po dyan ay si Bobot Bilibiran. Ayan! Ayan o! Ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumita, may pera po ako at sobra, so mag-i-invest po ako sa gold. So kaya po yung gold bar na yun, madali pong, ang ginawa po nila, kinalkal po nila yung mga lumang litrato ko,
Ako ay bata pa lang, ako ay talagang lahat ng klase ng paghahanap buhay ay ginagawa ko. Okay? So, with sa pagpapala at malinis na puso, kaya ako ay pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po 'yon. So, yung pong picture na 'yon, nakalkal lang po sa album ko 'yung kung saan na natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng para sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po. Pero yun po, itinago ko po sa email ko sa aking unang email. And nahack po nila yung aking unang Facebook, ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klaseng transaction ng mga gold-gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Pilex, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa Arangke o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ganun lamang po. Kasi po ang ginto ay commodity po yan na hindi bumababa at laging tumataas pagdating ng panahon. Hindi natutok, hindi nagugunaw, hindi nawawala. Okay? Tatimingan nyo lang po yung pagtaas at pagbaba. So, that's how it is. That's how we play. Minsan nga ho, turuan ko pa kayo yung maliit na mamumuhunan dyan. Sa Arangke kasi, nandyan yung tapunan ng mga bara, rita-ritaso, mga alahas ng mga luma. Eh sa totoo lang ho, mas mura pa silang magbenta. Tapos pag nabili niyo yung alahas, dali niyo sa pawn shop, mas nasa sanla pa ho ng mas mataas. So yun po yun. Ayan, bigyan ko lang kayo ng idea how to do it. So yun po, yung unang opares ko daw po. At ako ay nag-bail lang at and I'm evading the law. Yun po ay malaking kalokohan at katarantaduhan ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay. Sila po yung mga tinamaan ng aking challenge na instead na sagutin nila yung challenge ko para matulungan yung kapwa Pilipino, ayun, pine-persecute po ako. Pinipilit nilang gumawa ng bagay na kung saan para ako po'y ma-persecute. Pero ang totoo po nun, ito po, noong 2015 ako po'y nag-humanitarian sa Mindanao. Siyempre po, hindi po sa lahat ng oras marami akong pera. Ako po'y nag-issue ng check at... hindi ko naman po talaga inisyon para tumalbog. So sabihin po sa atin na yung cheque po ay nakuha at idiniposito po. Okay po. Pero wala po akong... Nag-issue po ako ng cheque. May pirma po ako eh. Yun po yun. So nakasuhan po ako ng estapa. Pero hindi po ako naaresto. Bakit po? Na moment na nalaman ko na meron akong kaso, pumunta po ako sa Surala Municipality. Sumurender po ako voluntarily. Yan. Ako po ay voluntaryong sumurender. At kung saan po nag-bail at nakipaglaban sa korte hanggang sa na-dismiss po yung kaso. Mabigat po yung kalaban ko dyan. City prosecutor mismo. Na ako po ay pinirahan din at pinitsaan lang. Pero hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Pero kung mabe-verify nyo po yung kaso na yon, nangyari po yan sa General Santos. At talaga naman pong makikita nyo po, dismiss po ang kaso. Okay, pangalawa po, yung nagkaso po sa akin sa Pampanga, dahil po yun ako noon ay nagsusugal, ay sa kasino po yun. Dahil ako ay nagsusugal dati at natuto po ako magsugal dahil wala akong ginagawa. Pero hindi po talaga ako kinasuhan, kinasuhan niya ako dahil iniisip niya kaya niya akong lokohin. So naglaban po kami noon, talagang matagal po yung labanan sa korte, inabot po ng 3 taon, witness to witness, witness to witness, ayun po ay acquitted po ako. Makikita niyo po yan sa sala ni Judge Gemma Lorgonyo, yan, kung hindi po ako nagkakamali, Judge Lorgonyo po ng Regional Trial Court po ng Region 3. Yan, sa may ano po yan eh, sa may Pampanga po, acquitted po yon, as in yung kalaban ko pa po ang nagbayad. Ayun po yun. Yun po yung dalawang kasong kinaharap ko. As Francis Leo Marcos. Okay po. Another issue is Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. This is the story. I know myself, I am Norman. Until suddenly, my mother told me that hindi ko kayang nahihirapan ka. Ikaw yan. This is you. Karapatan mo yan. You're a Marcos. And this is your name, Francis Leo Marcos. Ano pong karapatan kong kontrahin ng aking ina? Eh, nanay ko po yun. Siya po ang nagbigay sa akin ng buhay. Eh, hindi naman ko ginustong. Palitan nyo nga ang pangalan ko. Gawin nyo nga Francis Leo Marcos. Eh, wala naman hong ganun. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahilan sa aking nanay. Sa aking ina,
Siya po ang gumawa kung sino ako ngayon. Eh nagkataon po na yung aking ina ay inspired sa mga mabubuting gawa ng mga ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung aking ina, masyado siyang inspired doon sa kagalingan ng First Family. Eh buti nga ho, hindi ginawa ng nanay ko na ipinangalan sa akin lahat ng mga pangalan nila. Dinahirapan pa ho ako. Kaya regarding ho dyan sa Norman Manghusin and Francis Marcos, una higit sa lahat, wala po akong ginawang kriminalidad. Hindi po ako pumatay ng tao, ni hindi po ako nag-engage sa marijuana, ni hindi po ako nag-engage sa shabu. Aba, eh, yung talampunay at dahong papaya, ay nung 14 anyos po ako, ay tinitira ko yan. Yung dahong papaya, binabalot ko yun. Tapos yun ay hinihitit ko. Eh ngayon nga, hindi ako naninigarilyo. May vape po ako. Alam nyo ba kung ano yung bisyo ko? O, eto. Eto, pakikita kong bisyo na talagang hindi ko i-deny. Kulambo sa paa. Ano yung sabi nung nagbobo? Yan ho ang aking isyo. Ayun. Alam nyo po, dito sa ginawa kong challenge, sa ginawa kong pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino, marami po akong nasaling. Kung nasaling ko kayo, I am sorry. But I would not stop challenging people out there to come up, to help, to survive this pandemic, to help our fellow countrymen. Katulad po ng sinasabi ko, we are battling against evil. Our nation facing the formidable task the world has ever known. What this kind of task? Ito po yung paano natin lalabanan itong epidemya sa buong mundo na nagaganap. Nag-live po ako kanina, nag-explain na ako, pero dinilit na naman po ni Facebook eh. So dito po, pakikalat para mabasa ng lahat. Lahat ito na po yung kasagutan ko sa pangkalahatang batikos para sa akin. Sinasabi po nila, may nagpapakalat po ng firma daw po ni Madam Imelda, nandun daw po yung pangalang Francis Leo Marcos at pinaiimbestigahan. Ang date po is July 8. Mga kababayan, noong July 8 po, ang First Lady po ay bumisita sa aking bahay at pinirmahan niya po yung mga painting na binili ko dyan sa Ronald Cheter. Nandito po yung mga painting at firmado niya with date and with dedication to Francis Leo Antonio Marcos. Kumuha ka nga na isang painting, yung Rose of Tacloban. Painting, yung bata pa siya. Yung isa lang, marami yan eh. Sampo yan. Ipakikita ko po sa inyo kung ano ang pirma ni Madam ng ating First Lady at nung pirma na kumakalat po doon na pinaiimbestigahan daw po ako ng First Lady. Hindi, yung isa kunin mo. Yung isa. Huwag yan, yung isa pa. Yung malinis yung likod, yung malinis. Yung para kitang kita. Ngayon po, sasagutin ko po lahat ng katanungan. Uulitin ko po. Ako po si Francis Leon Marcos. Kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko ho ginusto kung sino ako. Dapat nga ho, dapat Antonio na lang ginamit ko dahil nahihirapan ho ako eh. Magmula nung nagkaisip ako, kung ito'y sasabihin ko na lang, sino ka, Francis Marcos, kaano-ano mo yung Pangulo, malay ko ho dyan. Yung nanay ko, masyadong inspired sa First Family, masyadong iniidolo. Eh sabi ko sa mama ko, ma, nababatikos ako, bakit ba Francis Leo Marcos ako? Ang sabi ng aking ina, ikaw yan, karapatan mo yan, anak kita, mahal kita. Ano pong gagawin ko? Eh nanay ko ho ang nagsasabi, hindi ko gusto yung tanungin niyo ho ang aking nanay. Pero yung sasabihin niyo, alam niyo, sa totoo lang ho, na, ako si Francis, ang hirap lang ho sabihin. Eto po, para masagot ko na yung mga tanong. Ito po ang painting ni First Lady na kung saan po ay masyado pong maganda na yung pintor po nito ay bulag na, so na-appreciate naman po niya. Kaya po yung lumalabas na sulat dyan, ito po ang pirma ni First Lady kung inyo pong makikita. Ayan po ang pirma, Imelda Romualdez Marcos. Imelda R. Marcos. Kaya po ang date niya, nanlaki. Signed by Imelda R. Marcos on July 8, 2019. Kaparehas po nung date nung araw yung pinakalumalabas dyan sa YouTube na ako raw ay pinaiimbestigahan.
Ah, number 22, Nightingale Street, Green Meadow, Ugong Norte, Quezon City, Philippines. In her appreciation to Francis Marcos and Bernard Chong. Ayan po ang kompletong pirma ng First Lady. Ito po siya. Maraming painting po ito. Meron pa akong solid gold na painting na kung saan nagkakahalaga ho ng malaking halaga. Ha? Meron nandito lang ho. Kaya may gold ho talaga ako. Yun ho, totoo nun. May ginto kami. Pero, I mean, meron akong ginto. Pero hindi ko ho binibenta. Pag-display lang. Ha? Ayun po. At, ngayon, saan galing ang itong pinamimigay? Eh, naku po, eh, ako ho'y nagbenta ng mga ari-arian. Nagbenta po ako ng mga ari-arian. May record po yan sa land registry. Nagbenta po ako ng 50 hektarya last year. At nitong taon naman po na to, nagbenta po ako ng isang property na worth 40 million. At nananalo rin minsan sa sugal dahil malakas po akong mag-poker. Pero at the end of the day, yung puso ko po is para sa taong bayan. Huwag po kayong mag-isip na ako po yung namumulitika. So, yun po, sinagot ko na po yung mga tanong. Yung po mga picture na lumalabas dyan, yun po ay nakalkal lang sa aking unang Facebook. May hawak po akong gold. Yun po ay totoong ginto at hindi po yun peke. Ngayon ko sasabihin, ilabas ko, pwede ko pa hong ilabas sapagkat binigay ko lang po sa aking kaibigan. Hindi ko po pinabayaran, ibinigay ko ho. As in gift. Ganon. Regalo lang ho. Alright? Okay, ano pa ho bang issue? At, ay, may pa isa na nagsasabi, ang kung sino nagsasabi na ako daw ay front ni Bernard Chong. Ha? Front daw po ako ni Bernard Chong. Okay? Ako raw po ay front ng Chinese Mafia. Hindi po totoo yan. Si Bernard po ay kaibigan ko at ka-business partner ko. Okay? Kaibigan ko po yan. Okay, hindi ho niya ako front. Ha, wala ho kung kailangan magiging front, okay? I-verify niyo po last year, nagbenta po ako ng 50 hectares almost ng aking lupain along the highway po 'yun, ha. Ha, so alam niyo na presyo pagka along the national highway, ha. Marami ho kong property, okay? Na nakapangalan ho sa akin, ha. Na ibinigay ho ng aking ina. Ha? Pero yung aking ina, eh, ayoko na kong siyang bigyan ng stress. Kaya kung sino ho ako, nanay ko may gawa no, nasagot ko na ho yun, na I asked my mom, bakit ako si Francis Marcos? Sabi ng aking ina, karapatan mo yan, ikaw yan, anak kita, mahal kita. So kung may problema ho kayo sa pangalan ko, doon kayo sa nanay ko magreklamo. Okay? Hindi ho ako. Hindi ko ginusto. Palitan niyo ang pangalan ko. No, hindi po ganun. Alright? And then the second is yung picture na ako daw ay nagpepenta ng peking ginto. Hindi ho totoo yun. May sarili po akong ginto. Namimili ho ako ng ginto. Pangatlo, yun ako, yung kumakalat na sulat na na ako raw ho ay fake at pinaiimbestigahan. Eh, yung date ho nung sulat na basa ko, eh, the same date na nandun sa bahay ko si First Lady at pinipirmano ko yung mga painting na binili ko dahil na-appreciate niya po ako, eh. Ah, yun po yun. Okay, and one thing, ano pa ba? Yun nga, yung ako daw ay front ng Chinese Mafia na si Bernard Chong. Hindi po. Sa pagkakakilala ko po kay Bernard, napakabuting tao. Malinis ho ang mga hanap buhay niya. So, yung pong mayor at vice mayor, mga ninong at ninang ko. Sabi nila sa akin, anak, umuwi ka na rito. Mahal ka namin dito. Dito ka na lang. Tumutulong ka na nga dyan sa lintik na Maynila na yan. Ginaganyan ka pa nila. Dito, kahit Lucifer ang pangalan mo, mamahalin ka namin. Dahil adopted son ka namin dito sa Peña Blanca, Cagayan. Pero, ngayon po, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person. But who I am today, hindi ko po yung ginusto. Nanay ko po ang may sabi niya. Anak, ikaw yan. Eh ma, bakit iba apelido ko sa apelido nyo? Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako yung unang anak. So kung ano pa man yon, hindi ko naman ko pwede sisihin na yung nanay ko. Tignan mo ko na siyang binanggit na anak siya ng mga Martos. Okay. Nautak. So, kung gusto nyo, tanay ko na lang utang inyo. Kaya siya may talino. So, yun o. Una, higit sa lahat, mga kabayan. Wala ho akong ginagamit na kriminal. Wala ho akong kriminal. Wala akong ginawang hindi ako pumatay, hindi po ako kriminal. Okay.
alam niyo po yun. Hindi ko alam, kasalanan ho bang tumulong sa kapwa mahihirap? Kasalanan ho bang tumulong sa mga mahihirap nating kababayan? Yun lang ho yung aking tinatanong. So, tuloy-tuloy naman po yung pagtulong natin. Kaya nga po yun sa akin, yung pagpa-vlog ko, it's just a challenge. If you accept my challenge, thank you very much. Mabuhay ka. But if you don't accept my challenge, para sa akin, kahit anong gawin mo, support ka. Alam niyo po, pinagtutulong-tulungan na po ako ngayon. Sa totoo lamang po, may nakarating po sa akin informasyon, according sa aking abogado, ako nga raw ho ay yung mga raw kong gustong pabagsakin ako, nagpunta na ho ng Kampokra, ng CIDG, at para ipakulong ako, kinakalkal, ay nagkataon lang ho, wala raw ho silang makalkal na kaso ko. Ibig sabihin, malinis ho ang pagkatao ko. Wala akong binabanggit na pangalan dito kasi hindi ko ugaling magbigay ng pangalan. Dahil alam ko ho yung violation kapag ka nagsalita ako ng pangalan. Yun na nga ho eh, wala naman ho akong binanggit na pangalan. Bakit nagagalit kayo sa akin? Vlog is just a vlog. Di ho ba? Eh, huwag niyo hong hintayin pangalanan ko kayo. Pero hanggang ngayon, hindi ho kayo bibigyan ng pangalan. Pero alam ko na ho yung mga pangalan nyo. Okay, salamat po sa mga nanood po at sa mga ano tumulong po, nag-suporta kay Leo Marcos. O nga, yung mga kasama niya, mga nagbubuhat ng bigas, tapos yung mga iba pa na na-influensyahan ni ano ni Leo Marcos. Sana marami pa pong tumugon sa kanyang challenge para hindi na mahirapan ang bansang Pilipinas ng pagkain, pati gobyerno. Malaking tulong po ito sa gobyerno. Malaking kababasan niya. Imbis na tulungan ng gobyerno lahat, maraming kababasan. Tsaka maraming tumutugon sa kanyang tulong. Salamat po ng marami. Okay, bye-bye po. Salamat po sa mga magsusubscribe at sa mga nagsubscribe pa dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.